course, si Ryzen De La Fuente na nanalo today sa kanyang laban. Napakaganda na laban mo, Ryzen. So, anong feeling mo na ito, after ng bakbakan sa Ilocos, parang hindi ka, parang natulog ka lang, no? Tapos, so, kamusta ang feeling mo ngayon? Masaya po, ma'am, kasi galing po ako sa dalawang sila natalo. Kaya, sabi ko po talaga kagabi sa sarili ko na kailangan ko talaga manalo para mapakita ko naman sa mga kasamaan ko sa gym, lalo na kayo, ma'am po, na tumutulong po sa ako. Kaya po manalo. After ba nitong, syempre, nag-iipon ka ng laman sa amateur, pro na ba ito pagkatapos nito? Bali, may schedule pa po akong amateur sa March 12. Sa UKC Tiger po, kasabay ng mga pro. Hindi ka talaga mahilig magpahinga, Ryzen, no? Kailangan po maraming experience. Bali, pag tingnan ko po doon yung kalabasan po ng fight ko sa March 12, tapos tingin ko po yung decision ng nilimang po ko ito ng mga pro. Yung style mo na agresibo, very, kumbaga, parati kang masipag sumuntok. Yan talaga yung style na dine-develop mo para sa sarili. Opo, kasi, kaya mo, bitin po tayo sa height eh. Kaya kailangan po natin talaga lumapit mo. Appear tayo dyan, parehas tayo. Kaya hindi po kasi lagi sinasabi sa akin ng mga coach ko at ng mga kuya ko dito sa gym na kulang ako sa height. Kaya kailangan kong bumawi sa aggressive at suntok talaga po. Kasi doon po ako nagkulang no last fight. Pero hindi ibig sabihin ng maliit eh, hindi ka na ano, no? Wala ka ng power, kumbaga. Oo, so yun, message natin sa mga fans, Ryzen. Kung meron man po, salamat po sa lahat ng suporta at saka sa sponsor ko sa Pasay po kay Consel Ken Magat at kay Consel Alo Arceo, pati po sa tatay niya kay Consel Moti. Pati din po kay Sir Benji at kay Ma'am Koy po. Yun, thank you, champ, and congrats and good luck sa March 12. Thank you po, ma'am.